Yan boss, good morning sa atin lahat. Merchant customer, Honda Beat. FI. Ngayon eh, ang issue nito ay... Mga guys, kung mapansin natin, ina-aware ko kayong mapagawa sa mga hindi authorized. Hindi naman lahat ah, hindi naman lahat. Kasi nga, meron akong customer dito na ang ginawa dito ay nagpa-tune up. Ngayon, ang issue daw ay nagwa-wired. Tapos, walang minor. Tapos, ang pagkapaklas ko to, napansin ko, ito, hindi to naipitan maigi. Tapos makapansin nyo nakaktak sa loob. Yan. Yan ang cause kapag nagpapagawa kayo sa mga hindi ko naman sinasabi lahat ha. Yan yung cause yung mga piliin nyo yung pinapapagawa ninyo para walang sakit ng ulo. Ngayon, ang gagawin ko nito, dahil ang issue nito ay timing down nila. Tapos, yung nga, i-double check natin. Kung sakaling tugma nga yung timing niya. Kasi minsan, doon nagpupos yung pag-wild ng motor. Biglang iirit, biglang wala. Ganyan. Kaya check natin. Ayan. Buti hindi siya lost thread. And check natin guys kung tama yung timing niya. Yun, Honda Beat. Beat to. Isipin ko ito i-vlog para at least ma-aware kayo sa iyong mga unit. Na... Huwag nyo nga hayaan na mapag-practisan ng inyong mga motor. Ayan. Nadali pa ang kanyang gasket. Ito ang coast. Ito. Ayan. Oh, ayan. Nadali pa yung gasket niya mga bossing. Naipit. Hindi naibalit na maayos. Kaya ayusin natin. Ayan. Double check natin mga boss. Ayan yung itsura nya. Check natin itatiming mark natin ulit. Kung makapansin nyo na sila video ko, ito po yung pinakahuling lulubog. Ito yung detect na intake. Ipaikot natin. Ang papaikot natin ay pabante exhaust. Exhaust, tapos intake. Pagkatapos yung mga boss, didiretso tayo dito sa timing mark. Sa timing mark natin ay medyo ano siya, wait lang, medyo maano siya. Kung mapapansin nyo to, itong tubo na ito, dito tayo magbabase ng timing mark. Yan, medyo maano siya mga bossing, medyo blurred. Hanapin natin ang kanyang timing. Parang hindi ko makita. Yun. Ito ang kanyang T. Timing mark ng T. Medyo malablurred na. Malabo na. Kaya dito natin tapat. Timing mark. Yan. Yeah. Yung mga boss. Yan, timing mark niya. Tapos, check natin clearance niya. Kung goods o hindi. Ah. Check natin. Back clearance. Double check tayo sa back clearance, mga bossing. Ito yung eksaktong sa mga nagpapatune up sa mga baguhan na mekaniko. Kung makapansin natin, kaya mayroon po ito dahil dito po nakindikit ang unit. Hindi po pare-parehas ang mga timing ng mga unit. Kaya dito po tayo magbabase sa manufacturer ng guide. Ang intake niya ay 0.012. Ang exhaust niya naman ay 0.018mm. Ito yung timing mark niya. Ngayon, kukuha tayo palagi ng feeder gauge. Sakit lang ha. Ah, guys. Ito po yung 0.012mm sa intake. Ngayon, nung tinitang ko, sobrang luwang. Yun, ngayon, nagko-collection natin yan. Tapos, i-check natin yung exhaust. Yun,
Mga guys, yung exhaust ay hindi makapasok. Ang exhaust natin ay 0.018. Hindi makapasok. Yan. Ngayon, i-correct valve clearance natin ito para maging maayos ang takbo ng makina. Yun guys, kakatapos ko lang na itame mark. Ito yung 0.012 at ito naman yung 0.018. Yan, ikabit na natin at itesting na natin. Ito nga.